Bago nagkaroon ng Luka Magic ay may isang Magic muna noon ang isa sa pinakamahusay na playmakers sa NBA. Naalala nyo pa ba ang one of the greatest point guard na naglaro sa liga ng NBA, mga idol? Ang 6'9 point guard ng Los Angeles Lakers, ang 5-time NBA champion, 3-time regular season MVP, 3-times finals MVP, 12-times NBA All-Star at 2-times NBA All-Star MVP. Well, siya ay walang iba, mga idol, kundi si Earvin Johnson Jr. o mas kilala bilang Magic Johnson. Kaya sa video natin ngayon, mga idol, ay pag-uusapan natin ang kanyang kwentong basketball. Kaya tara, mga idol, diretso na tayo. Pinanganak si Earvin Johnson sa Lansing, Michigan at nasa dugo na ng pamilya nila ang maging isang atleta. Lumaki siya na iniidolo noon ng greatest player sa NBA na si Bill Russell. Bata pa lang ito ay nahanap na niya ang hilig sa basketball. Nag-high school si Earvin Johnson sa Everett High School, mga idol. Sa kanyang isang laro sa kanyang sophomore year ay may isang reporter na na-impress sa pinakitang husay sa paglalaro ni Earvin Johnson. Nagtala siya sa laro nilang yon ng 36 points, 18 rebounds at 16 assists. At dahil sa napahanga nito ang reporter ay nilapitan siya, mga idol, at binigyan siya ng nickname na Magic. Kaya dun nagsimulang nakilala ang future superstar na tinawag na Earvin Magic Johnson. Well, sa kanyang huling taon sa high school ay pinangunahan ni Magic Johnson ang koponan ng Everett. Nagkaroon sila noon ng standing na 27 wins and 1 loss. At nag-average siya noon ng 28.8 points per game at nakuha nga ng koponan nila noon ng state championship game. Nag-college naman si Magic Johnson sa Michigan University, mga idol, na kung saan wala pa itong balak na maging full-time basketball player. Dahil sa mga panahon na yon, mga idol, ay mas nakafocus siya sa kanyang pag-aaral. Sa kabila nito ay naglaro pa rin siya para sa koponan ng Michigan at nag-average ito ng 17 points per game, 7.9 rebounds at 7.4 assists per game sa kanyang freshman season. Tinulungan niyang makapasok ang kanyang koponan hanggang Elite 8, ngunit hindi rin nakalagpas sa koponan ng Kentucky na naging kampiyon rin sa taon na yon, mga idol. 1978-1979 ang sophomore year ni Magic Johnson sa Michigan. Sa season na ito, mga idol, ay nag-qualified muli ang Michigan sa NCAA tournament. Nakapasok sila hanggang championship at nakaharap nila ang koponan ng Indiana State na kasalukuyang pinamumunuan noon ng senior player na si Larry Bird. Sa pagkakataon na ito, mga idol, ay naiuwi ng Michigan ang kampiyonato at itinanghal bilang most outstanding player of the Final Four si Magic Johnson na nag-average noon ng 17.1 points per game, 7.3 rebounds at 8.4 assists per game. Kaya dahil dito, mga idol, ay umingay ang pangalan ni Earvin Magic Johnson sa college basketball. Hindi lang sa college basketball, mga idol, ultimo ang mga NBA scout ay nakatuon noon ng atensyon kay Magic Johnson at ini-encourage na nga ito na pumasok sa early draft ng NBA. Well, hindi nabigo dito ang mga scout, mga idol, dahil nagpasya si Magic Johnson na hindi na tapusin ang kanyang college season at tumalon na sa early draft ng NBA. Kaya naman 1979 NBA draft nang pumasok na ang 6'9 point guard na si Earvin Magic Johnson sa NBA. Siya ang naging first overall pick na pinili ng koponan ng Los Angeles Lakers. Malaki-laki ito sa point guard position, mga idol, 6'9, pwedeng-pwede pa siya maging power forward. Sa kanyang rookie season ay nagpakitang gilas agad itong si Magic Johnson sa liga ng NBA dahil nag-average siya noon ng 18 points per game, 7.7 rebounds at 7.3 assists per game. Magandang stats na ito, mga idol, para makuha niya ang Rookie of the Year Award. Ngunit nasilat ito ng kanyang rival rin noon na si Larry Bird. Ganun pa man, mga idol, ay napabilang naman siya noon sa NBA All-Rookie First Team. Sa kanyang rookie season, mga idol, ay napabilang agad siya sa NBA All-Star Game at naipwesto pa agad sa starter ng West. Natapos ang regular season ng Lakers noon ng may record na 60 wins and 22 losses. Hindi nga hinayaan ni Johnson na madismaya ang kanilang mga fans dahil sa kanyang unang taon sa liga ay nakapasok agad siya sa NBA Finals, mga idol. Naging maganda ang pinakita ng Lakers sa Finals kontra ito sa koponan ng Philadelphia 76ers. Hindi nga may tatanggi ang chemistry ng dalawang star player ng Lakers noon, mga idol, na si Magic Johnson at Kareem Abdul-Jabbar. Ngunit noong Game 5 ng Finals ay na-injured itong si Kareem at hindi nga siya eligible to play para sa Game 6 dahil nga sa injury na natamo ni Kareem ay napatunayan ni Magic Johnson ang kanyang versatility. Dahil sa Game 6, mga idol, ay halos nilaro niya ang lahat ng posisyon. Naglaro siya bilang center, forward at point guard. Nagtala siya ng 42 points, 15 rebounds, 7 assists and 3 steals. Dahil nga dito, mga idol, ay naipanalo ng Lakers ang Game 6 dahilan para itanghal silang NBA champion. At si Magic Johnson din ang itinanghal noon na Finals MVP. Kaya naman siya ang pinakaunang rookie player sa NBA na naitanghal noon na Finals MVP.
Eto mga idol, ikagugulat nyo to, 1981-1982 season, ito ang kanyang pang third season sa liga ng NBA. Nang pumirma siya ng kontrata na nagkakahalaga ng $25 million contract in 25 years. Imagine mga idol, 25 years ang inalok na kontrata sa kanya. Ito nga yung pinakamahabang kontrata sa history ng North America professional sports. Ito rin yung pinakamalaking kontrata sa NBA noong panahon na yun mga idol. Patuloy ang magandang performance na pinapakita ni Magic Johnson. Siya ay nag-average sa season na ito ng 18.6 points, 9.6 rebounds at 9.5 assists per game. Dahilan mga idol para makapasok muli ang Purple and Gold sa playoffs. At pinataob lahat ng kanilang nakaharap mga idol. Muli mga idol ay nakapasok nga sila sa 1982 NBA Finals. At makakaharap nilang muli ang koponan ng Philadelphia 76ers. Rematch ito mga idol. Napakagandang serye ang kanilang naging bakbakan mga idol. Ngunit sa game 6 nang mag-takeover mode na naman si Magic Johnson para pamunuan na tapusin na ang serye. Nagtala siya sa game 6 nila noon ng triple-double with 13 points, 13 rebounds at 13 assists. Dahilan kung bakit nasungkit nila ang panalo sa game 6 at muli ngang nakuha ang kampiyonato. Dahil nga sa magandang pinakita ni Magic Johnson sa finals ay pinangalanan muli siyang Finals MVP. 1982-1983 season nang itanghal si Magic Johnson bilang NBA assist leader. Dahil sa season na ito ay nag-average siya ng 10.5 assists per game. Muli pinamunuan ni Magic Johnson ang koponan ng Lakers. Nagtapos ang regular season ng Lakers na may record na 58 wins and 24 losses. Nakasalukuyang best record sa West. Muli nilang nilampaso ang kanilang mga nakaharap sa playoffs mga idol. At muli nga silang babalik sa finals at for the third time mga idol ay haharapin nilang muli ang koponan ng Philadelphia 76ers na dalawang finals na nilang nilalampaso. Pero sa pagkakataong ito mga idol ay hindi na pumayag pa ang koponan ng Sixers na makaisa pa ang Purple and Gold. Pinangunahan ni Moses Malone ng Sixers mga idol. Hindi nila binigyan ng pagkakataon ng Lakers na manalo noon mga idol dahil winalis nila ito sa 1983 NBA Finals. 1983-1984 season nang magsimula ang Boston Lakers rivalry sa NBA. Dahil dito na nagsimula ang prime ni Larry Bird mga idol. Sa season na ito patuloy pa rin ang pagiging playmaker ni Magic Johnson sa koponan ng Lakers. Nag-average siya noon ng 17.7 points per game at 13.1 assists per game. Ang taas ng kanyang stats sa assists mga idol kaya siya na naman ang itinanghal noon na NBA assist leader. Natapos ang regular season ng Lakers na may standing na 54 wins and 28 losses. Kaya muli silang nakapasok sa NBA playoffs. Halos nilang paso nilang lahat ng kanilang nakatapat sa playoffs mga idol. Kaya muli silang nakapasok sa NBA finals. Ito ang kanilang 3 straight finals appearance mga idol. Ngunit sa finals na ito ay kailangan nilang mapataob ang pader na koponan noon, ang Boston Celtics na pinamumunuan ni Larry Bird. Napakagandang serye ang naging bakbakan ng dalawang superstar na ito mga idol na umabot pa sa game 7. Ngunit sa kasamang palad mga idol ay tinalo sila ng Boston Celtics sa game 7 at nasungkitan nga sila ng kampiyonato. Si Larry Bird ang siyang itinanghal na Finals MVP noon. 1984-1985 season na kung saan gigil na makabawi ang Lakers dahil sa kanilang pagkatalo sa Boston Celtics last season. Kaya naman halos hindi sila matalo-talo sa regular season mga idol. Sa season din na ito mga idol ang rookie season ni Michael Jordan. Ngunit nagahari pa sa liga noon mga idol ay ang koponan ng Lakers at Boston. Nagkaroon sila ng standing noon na 62 wins and 20 losses na number 1 seed sa West. Nag-average si Magic noon ng 18.3 points per game at 12.6 assists per game. Sa season na ito mga idol ay 38 years old na si Kareem at tapos na nga ang kanyang prime. Ngunit kahit na bumaba pa ang performance ni Kareem Abdul-Jabbar noon mga idol ay nandyan pa rin si Magic Johnson para buhatin ng Lakers noon. Sa gigil makabawi ng Lakers ay first round pa lang ng playoffs nang walisin nila ang Phoenix Suns. Sa semifinals muntik ding walisin ng Portland 4-1 ang naging serye. Sa Western Conference Finals ay nakatapat nila ang Denver Nuggets na kamuntikan ding mawalis. Muli silang nakapasok sa 1985 NBA Finals at ito ang kanilang 4 straight finals appearance mga idol at nakatapat nga nilang muli ang Boston Celtics. Rematch ito mga idol, hindi na pumayag pa ang koponan ng Lakers lalo na itong si Magic Johnson at Kareem Abdul-Jabbar mga idol dahil tinapos nila ang serye kontra Boston sa game 6 at muli nga nilang naibalik ang kampiyonato sa kanilang koponan. Sa edad na 38 years old ay pinangunahan noon ni Kareem Abdul-Jabbar ang pakikipagbakbakan nila sa Boston Celtics sa NBA Finals kaya siya ang itinanghal noon na Finals MVP.
1986-1987 season naman mga idol na kung saan nakuha ni Magic Johnson ang kanyang kauna-unahang regular season MVP dahil nag-average siya noon ng 23.9 points per game at 12 assists per game. December 23, 1986 naman mga idol, natala ni Johnson ang kanyang career high in points. Nagtala siya ng 46 points kontra Sacramento Kings. Muli nga ang pinamunuan ni Magic Johnson ang koponan ng Lakers sa season na ito. Sa season na ito mga idol ay nakapasok muli ang Lakers sa NBA Finals at nakaharap muli nila ang koponan ng Boston Celtics. Sa pangatlong pagkakataon, gigil makabawi dito ang Boston mga idol dahil sa kanilang pagkatalo noon sa Lakers Game 4 ng kanilang laro nang maipanalo pa ni Magic Johnson ang laban sa isang buzzer beater. Umabot sa Game 6 ang serye ngunit tinapos na ito ng Lakers at muli silang nagkampyon. Tinanghal muli si Magic Johnson bilang Finals MVP. 1987-1988 season nang makuha ni Magic Johnson at ang koponan ng Lakers ang kanilang back-to-back championship. Muli silang nag-number 1 seed sa Western Conference na may standing na 62 wins and 20 losses. Muli nilang dinomina ang playoffs noon mga idol at muli nga silang pumasok sa 1988 NBA Finals. Sa pagkakataon namang ito mga idol ay nakatapat nila ang koponan ng Detroit Pistons, ang mga bad boys sa NBA noon na sila Isaiah Thomas at Bill Laimbeer. Napakagandang bakbakan ng serye mga idol dahil umabot pa ito sa Game 7 at sa huli mga idol ay nangibabaw pa din ng purple and gold at nakuha muli ang kampiyonato. Si James Worthy ang siyang itinanghal noon na Finals MVP. 1988-1989 season nang makuha ni Magic Johnson ang kanyang pangalawang regular season MVP. Sa season ding ito ay ang rematch ng Lakers at Detroit Pistons sa NBA Finals. Sila pa rin ang nagarap sa 1989 NBA Finals mga idol, gigil makabawi noon ang Detroit Pistons dahil inasahan nila ang kampiyonato sa kanilang huling pagharap. Kaya naman hindi na pumayag pa ang mga bad boys ng NBA noon, winalis nila ang Lakers mga idol. 1989-1990 season nang makuha ni Magic Johnson ang kanyang back-to-back MVP. Ito na ang kanyang pangatlong regular season MVP award. Nag-average siya noon ng 22.5 points per game at 12.8 assists per game. Siya din noon ang itinanghal na All-Star Game MVP. Ngunit sa season na ito, mga idol, ay umabot lang sila ng semifinals ng playoffs. 1990-1991 season, ito na ang season na pinakaantay ng marami noon mga idol dahil ito na ang prime noon ni Michael Jordan. Muling pinamunuan ni Magic Johnson ang koponan ng Lakers sa season na ito. Nag-average siya ng 19.4 points per game at 12 assists per game. Third seed sila sa West noon mga idol pero pinataob ang mga nakatapat sa playoffs. Kaya pumasok silang muli sa NBA Finals. Ngunit sa finals mga idol ay kakaharapin nga niya ang malagad na maglaro noon na si Michael Jordan. Isang beses lang nakakuha ng panalo noon ng Lakers mga idol, kamuntikan pa silang mawalis ng Chicago Bulls. Bigo na masungkit ni Magic Johnson ang dapat sanang pang-anim niyang kampiyonato. 1991-1992 season na magkaroon ng controversial na sakit itong si Magic Johnson, kaya inanunsyo niya noon na magre-retiro siya sa liga ng NBA dahil nag-positive ito sa HIV. Dahil nga dito ay hindi na naglaro si Johnson sa season na ito mga idol. Ngunit sa kabila nito ay marami pa ring natanggap na boto itong si Magic Johnson upang makapaglaro sa NBA All-Star Game. Maraming mga player ang hindi sumang-ayon na maglaro siya noon mga idol, ngunit sa kabila ng demand ng mga fans ay pinalaro nga ito sa All-Star Game at dito niya nakuha ang kanyang pangalawang All-Star Game MVP. At taong ding ito mga idol nang makasama pa rin siya sa 1992 Olympics sa Barcelona at napabilang sa Dream Team USA at nakuha niya nga dito ang kanyang unang gintong medalya. 1995-1996 season nang mapagpasyahan ni Magic Johnson na bumalik sa liga ng NBA bilang isang player na ito mga idol. January 29, 1996 ang kanyang debut game kontra Golden State Warriors. Nagtala ito ng near triple-double, 19 points, 10 assists at 8 rebounds. Panalo sila sa kanyang comeback game. Nag-average na lamang si Johnson sa season na ito ng 14.6 points per game at 6.9 assists per game. Nakapasok pa ang Lakers sa playoffs noon, ngunit nalaglag rin kaagad sa first round kontra Houston Rockets. Well, dahil na rin sa kanyang edad, sa season rin na ito mga idol, ay inanunsyo ni Magic Johnson ang kanyang huling pagre-retiro sa liga ng NBA. Well, kayo mga idol, isa rin ba kayo sa humanga noon sa isa sa mga best playmakers sa kasaysayan ng NBA na si Earvin Magic Johnson?